Okay, Mr. Chair. Ang nagbigay na ng pirma si Mr. Morales, okay? Mukhang malayong malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Dito, yung stroke ng kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito? Mr. Pidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayo copy dyan. Aside from the PDS, aside from the PDS, para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Pa? Gayahin mo yung pirma mo. Iniba mo na pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita niyo sa akin. Wag na. So, inaamin mo pirma mo yan? Opo. Oh, yan. Mr. Chair. Ganyan po yung pirma ko noon. Yes, admitted that it is his signature. Confirm signature niya. Iniba na lang yung dalawa. Yung dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit nanando pa po ako sa PDEA. Yes. Yun po yung ano, kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay ano, kung palagi ganun, mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, ako... So, ibig sabihin... Wait, Sir Torjigoy. Pirma mo to, ha? And admit mo na pirma mo. Handwriting, so... Inaamin mo rin na handwriting mo to? Your Honor, yes. Kanina sabi mo. De, ngayon ko lang po talagang tinitikan, Your Honor. Your Honor. Eh kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa sa, nasa iyo to eh. Ngayon inaamin mo na. Kanina hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman. Yes, go ahead. Ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Eh, kanina talagang, ko pa binigay sa iyo ito. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, ano, yung mga dokumento, mga marami akong dokumento na naiwan sa PDEA. Doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment committee, Your Honor. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PDEA. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano? Labo ito. Again, inuulit ko. Na-drop ka na sa, from the role sa PNP and still you answered no in the negative. Why was that? Your Honor, ano, hindi yan yung official na isinabmit ko doon sa PDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi ni Your Honor. Alam mo, huwag mo nang subukan na isight kita yung contempt, ha. Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Huwag mong subukan, talagang isa-sight kita ng contempt. PDEA. Yes, Your Honor. Photocopy to? That is a certified true copy photocopy of the files in PDEA, Your Honor. Oh,
Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDAYA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis dun sa IIS, Your Honor. Yun po wait, stop. When you filled up your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor. Yes or no? Yes. Yes, all right. Stop. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, iyan po yung mga dokumento na naiwan ko dun sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, ano? Iba po yung sinubmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang yung official na sinubmit ko doon sa PIDEA, makikita po rin yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po dun sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresentin nyo, ito po maaari na nakuha dun sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko, nakuha sa file mo. Yes, Your Honor. E, paano kung nakuha sa file mo? Bakit sila nag-perma na certified true copy? Yung nga po, Sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, ano Your Honor. Ito, Your Honor, ano? Yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinubmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng pagkakulang, kukulang yan, kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sandali. UPDEA. Paano yan? Saan galing yung yung certified true copy nyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file, the documents on file with the Human Resources Management Service, Your Honor. So, okay. So, official file niyo yan? Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo? Yes, Your Honor. We do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file? Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. Galing sa ang recruitment, Your Honor, Mr. Chairman. Ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting 'yan. Nandoon. Meron po 'yan. Kaya ako po, Your Honor. Ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor, na bigyan kita ng pagkakataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga, yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mag-question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na-dismiss from the service? So, yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. No ang nilagay mo yan, dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Kahit, pero kahit yung, in A, sandali. Yung po, Your Honor, ano, Mr. Chairman, ano?
Yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po, nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At dun po, nakalatag po lahat ng aking mga ayos sa servisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process, mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Tanong ko lang sa'yo, ibig mong sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check nitong no? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali lang. Mr. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung pinresent ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga naiwan ko rin. Did you, PIDEA? PIDEA? Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jinggo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag silang... ilang bang room natin sa baba? Dagan pa? Hiwalay ninyo. Okay, sige, thank you. So from here, still I want to listen to James Kumar, but not at his medical bed. So hintayin na lang natin na maging nasa tamang kondisyon siya. So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, i-suspend ko ito, but wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? Any clarification? PIDEA? Meron kayo sabihin? Naan, Your Honor. General Coy, sir? Wala, Your Honor. Attorney Bernardo? Naan, at the moment, Your Honor. General Masagka? Naan, Your Honor. Attorney Raduban? Naan, Your Honor. Attorney Almunevo? Anunevo? Naan, Your Honor. Kano-ano mo si General Anunevo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz? Jonathan Morales? Your Honor, yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandoon sa video. Yun nga, si Kumar inimbitahan natin. Opo. Kasi nabanggit. Andito mo yung dalawa. Nandiyan si Kwan at saka si Picoy.
At yung lam, Your Honor. Sino? Ah? Yung lam. Kasi, Your Honor, kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action sadali agent. Sadali lang, Your Honor. We will hear from Kumar first before we jump to lam. Kung kinakailangan nating imbitahan si lam. Dahil heresy, double heresy na yan eh. According to, sabi niya, according to Kumar. Then Kumar, according to lam. So, ganun-ganun yan. So, unahin natin si Kumar. Okay? Then, after that, we will decide. This committee will decide kung kailangan imbitahan pa yung lam. Okay? Ah, yes, sir. So, Picoy, may sabihin ka? Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi niyo po gusto, sir. Sorry din kung nakontem kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung nakontem kita. Yes, sir. Humingi sana ako lang. Magkasinabtaan na yan, naghihapon tabi ko eh. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Sorry kayo. Very glaring kasi. Yung hindi talaga niwala na katangisip mo lang yun. So sorry din kung nakontem kita. Okay lang? Yes, sir. Pero okay. I stand, sir, na okay. Dito to is totoo. Yeah, you stand. Yun lang po, sir. So, abogado ka? Yes, sir. May lawyer. Sir, can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. I'm no, attorney. We do not entertain legal counsel, sir. You have just to yes, sir. Advise your client, ha? Sir, sorry, pasensya ka na. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Picoy. General Attorney Kodja. Attorney Bitong, Director Bitong. Enriquez, ikaw pala, nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. But very clear naman yung testament mo, yes. yung testimonya mo last yes, hearing. Do I need to attend on the next hearing? Yes, kung answer. Okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy. Sa linya, so you have to be here. Sandali na lang ito, yung kay Kumar na lang. In fact, he is volunteering to be entertained online, but ayaw ko munang entertain dahil nasa hospital siya, kahit nasabi ng doktor, pwede daw, pero ayaw ko, makukonsensya tayo dyan. Ang pangit, nasa hospital yung tao, interrogate mo. So, yun lang muna. Please be available on the next hearing kung kailan man yun. Yun na lang ang hearing na hintayin ko. Isa na lang kung makondisyon si Kumar. Other than that, wala na tayong ibang hearing pa. Okay? Okay na tayo? So, saka na ako magbigay ng aking concluding statement sa last hearing. Again, I would like to thank everyone for coming over. At sana makuha natin talagang katotohanan dito. At hindi naman siguro imposible makuha natin yan. Andito naman tayong lahat. Magkakaintindihan tayo dyan. Pag pareho tayo nagsusumikap na makamit yung katotohanan at makapagawa tayo ng pulisiya patungkol dito. Having said that, this hearing is hereby suspended. Thank you.